You know? Good morning mga kalakwate! Ngayong araw, nandito ako sa Barangay San Andres dito sa Tanay Rizal. Dahil ngayong araw, may pupuntahan ulit tayong bagong campsite. So ano pang hinihintay nyo? Tara! Lakwacha na! Bali yung campsite na pupuntahan natin, ang pangalan ay Camp Mahay. Tapos matatagpuan yan dun sa Barangay Tinuka, no? Dito rin yan sa Tanay Rizal. Time check natin, 7:41 ng umaga. Tapos ang ginaw dito sa ano? Sa San Andres. Tapos may mga may hamog-hamog pa. Tapos approaching na tayo ng entrance nung Tampisao campsite, no? Sa sitio sang Sanggab, ayan. Yan yun. Yan tayo nag-camping dati. Tapos diretso pa tayo dun. Tapos, bago tayo maarating doon sa Camp Mahay, may ilang ilog tayong tatawarin. Siguro dalawa o tatlong ilog. Kaya tignan nyo yung suot ko. O yan, nakapangbasa na ako. Tapos nag-sandals na lang ako, hindi na ako nagsapatas sa kamedya. Tignan nyo yung view sa gilid. Kapal nung hamog dun sa, ano, sa bandang kanan sa bundok. Ayun o. Oh. Diba? Kapal. Diretso pa tayo. Andito na tayo ngayon sa ano, Barangay Santo Niño. Tapos paglusong dito, may maghahating daan. Isang pakanan, tapos isang pakaliwa. Ayan, pakaliwa natin dito. Ayan, nangihula yung daan. So, isang pakanan, tapos isang pakaliwa. Yung pakanan, papunta yun ng daraitan. Ayan, tapos tayo, dito tayo sa kanan. Ayan, sa ngayon, papasok na tayo ng ano naman, Barangay Kayabu, no? Kung saan matatagpuan yung Camp Marahia. So, ito yung ano, Camp Marahia. Ayan. Tapos, ito na yung Kayabu Elementary School. So, nasa loob na tayo ngayon ng Barangay Kayabu. So, doon sa bandang dulo, diyan na mag-uumpisa yung first river crossing natin. So ito yung unang river crossing natin. Ayan, so ito yung unang river crossing. Tapos kung mapapansin nyo, yan yung tubig, oh, ang linaw. Diba? Bante tayo doon. Yan yung unang river crossing natin. Buti naman hindi ganun kalamig yung tubig. Tolerable naman yung lamig. Tapos, yan, didiretso pa tayo doon. Puntang Barangay Tinukan. Actually yung papunta dito, hindi naman kayo maliligaw eh. Basta mula doon sa Marilaki Highway, kakaliwa kayo ng Barangay San Andres kung galing kayo ng Cubao. Kakanan naman kayo pag galing kayo ng direksyon ng Infanta o kayo ng Barangay Sampaloc, no. Tapos yun, dire-diretso lang naman tong ano, kalsada na to. May mangilang-ilang rough road, pero karamihan sementado na. Kaya hindi naman na ganun kahirap dumaan. Pero nga lang, pag ano, sa river crossing, nakita nyo kanina, may maliit na sasakyan. So, kinaya naman. Yun nga lang, may ibang part ng yung ano dito na ilog na medyo malalim din. Ayan, ito na yung pangalawang river crossing. Pero kagandahan, meron na siyang hanging bridge gawa na. Dati kasi, hindi pa gawa yung hanging bridge na yan. Tapos, yan tayo dadaan. Subukan natin dumaan. Oh, ganda ng hanging bridge. Medyo mauga. Mauga. At
Pagbaba natin dito, Barangay Tinukan na to. Tapos, ang sabi, yung pa daw banda yung Camp Mahay sa pangalawang hanging bridge, no? So, yun yung pangatlong ilog. So, ito na yung Tinukan Elementary School. Tapos, dire-diretso pa tayo. So, pagbaba natin dyan, dyan yung Third River Crossing. Kakaliwa tayo dito sa hanging bridge. Yeah. Sabi daw kasi sa dulo daw ng hanging bridge, yan doon daw yung Camp Mahay. Whoop, yeah. Doon ito. Yun, may nakikita akong bubo doon sa harapan. Mukhang yun na nga yata yung Camp Mahay. Mukhang ito na nga yung ano, yung Camp Mahay na nakita ko sa Facebook. Ano nga yata yun? Ito nga. Ayun, sa dulo pala ng bridge yung daan. Hindi pala yung pinto kanina. Pagdating dito ng bridge, yung daan. Ayun, sa gilid pa rin daan. Ayan, tapos eto na yun. Ayun, maganda. Maganda naman yung ilo. Yung na-landscape, no? Ano ng campsite? Ang ganda. Tatawi din tayo ng ano. Ilog, ang ganda. Panalo. Hey, good morning po! Carlo po! Hey po si Sir Marl! Sir, nice meeting you po! Bakit po pala siya tinawag na ano? Camp Mahay? Majay! Ah, Majay! Okay, sa ano yun? Sa French, ano yun? French root word, ang ibig sabihin, most precious. Okay! Pero ang ano dito, ang Marites, pangalan ko Marl, asawa ko si Janet, at yung anak ko si Ino. Kaya Majay. Ang galing ha. Nagkataon, sir, no? Oo, kaya. Ang galing. Tapos, sir, gano'ng kalaki itong campsite nyo, sir? Dito sa baba, frontage namin is 5,000 square. Dito, pag ganyan. Pero yung sa likod doon, may 1 hectare pa kami. Ah, okay. So, akit ng ano, sir? Ng bundok? Pero dinidevelop pa namin yon kasi may kita ngayon dito, may construction kami for the stairs. Kasi para dati, dito lang kami sa lupa dumadaan eh. Okay po. Yan o. Tapos ngayon, gawa ako ng stairs para mas madali umakyat. Kaya yung okay stairs hindi po. Ah, kayo lang nagko-construct ng ano sir, ng campsite? Oh, hindi. May mga tao naman. No? Mga locals dito who are helping us also. Ang ganda sir. Nakakita ko nga sa Facebook na ano ako. Sabi ko, maganda, open na area. Galing. Tapos kailan po nag-umpisa to sir na kampanya? 3 or 4 months ago. Go-open lang namin. Okay ah. Tapos ang rates naman po sir, magkano naman po kung pag day sila trip lang, 150 per head. So you can use all of this. Pag overnight, 300 siya per head. Ah, pwede na. Mura na po siya. This one, we're also renting this one eh. Tapos sir, yung sa day tour, magsa-start po ang time niya ng?
Mga basta hanggang 6, 5, 5 to 6. Okay lang, anytime in the morning naman. Tapos ang output ay? Mga 5 or 6, I mean, 5 or 6 pwede na muwi. And then, pag overnight naman po, magkano naman, ay, ma, anong oras naman po magsastart? Usually, mga 1. Pero kung walang tao, we could allow it naman. Eh. Okay, kasi usually, nag-overlap din naman. So, kaya gusto namin, in advance, para ma-coordinate namin. Kasi usually, mga 2 groups lang kami para hindi masikip. Diba? Ah, okay po. Ah, nagpapa 2 groups din po pala kayo. Oo. Meron din the whole place exclusive. Kasama itong sa taas. I'll show you sa taas namin if you want. Okay. Pag ano sir, kapag yung buong place po? It's 10. Kasama itong kitchen. Kasama 10,000 po? Oo, kasama yung tulog yun sa taas. Okay. Nandito na tayo sa ano, sa area ng Camp Majay. Hindi pala siya Mahay. Majay pala. Ayan. So, pagtingin natin dito, ayan na yung entrance ng Camp Majay. Pasok tayo. So, ayan, makikita ninyo bago tayo pumasok doon, may ilog. Kaya ano, ang sarap na magtampis, ang sarap ng maligo. Parang tinatawag ka na. Ayan. Tapos so far, hindi naman ganun kalamig yung tubig ng ilog. Ayan, tolerable naman siya. Pwede kayong magbabag. Hindi naman siya ganun kalamig na parang may yelo, no? Ayan. As ito yung entrance ng Camp Majay. Yan. Tapos pagpasok nyo dito, meron sila ditong kubo na pwede nyo paglagyan ng tent. Yan, may dalawa sila. Sa ngayon, dalawa pa lang. Meron ding isa dito. Yan, pwede nyo ilagay yung tent nyo dyan. Tapos, papansin nyo rin dito, marami silang ano, kalamansi. Ayan o. Oh. Diba? Kasi ang plano daw ni Sir Marl, itong area na to, yung taas na yan, gagawin daw niyang ano yan, farm ng kalamansi. Galing no? Kaya nililinis na nila ngayon yung mga talahib. Ayan. Tapos may malawak din dito na ano, na damuhan. Yan, pwede maglaro yung mga bata doon, pwede maghabulan no. Yan, tapos may upuan. Gawa sa mga kahoy. Ayan, ang ganda. Napakaliwalas, open area. Ano, ang ganda ng tubo ng damo. Naalagaan na nila. Tapos ito palang ano, Camp Majay, nag-umpisa siya 3 months ago. So, ibig sabihin, mga April. Doon pala nag-umpisa yung Camp Majay, no? Bagong-bago. Tapos dito, may 2 puno ng nyog kung saan pwede nyo lagyan ng hamok. Ayan, no? Tapos meron ditong daanan ng tubig. Ayan. Ang sabi ni Sir Marl, kapag tag-ulan na daw, nagkakaroon na daw ng ano yan, ng tubig. Kumbaga, nagiging waterfalls na siya. Pababa doon. Tapos yun, dadaan sa ano yan, na ilog, dun din sa ilog ang pinakabagsakan yan. Ang galing no? Yan ang ganda. Ginawa na nila ng ano, ng daan. Pero yung sa taas, yun yung talagang original na daan nun. Tapos dito sa gilid, meron sila ditong designated area para sa bonfire. Ayan, galing oh. Oh ha? Ganda. Kasi yung mga na-ready na rin na upuan. So hindi na kayo sasalampak sa lupa. Ayan, tapos ito yung ano, area kung saan pwede mag-pitch ng tent. Ayan o, ang lawak. May tent nang nakalagay doon na 2. Kasi ano yan eh, inilagay na nila yan dyan. Pagdating ko nandiyan dyan na, ayan o, ganda ng damuhan. Ang linis. Tapos ayun, ang ganda ng ano, ang sarap ng ano, nung simoy ng hangin, ang lamig. Preskong presko. Yun. Tapos dun sa baba o, oh, meron pa dun ano, yung cottage sa ilog. Yan, mamaya pupuntahan natin yan. Ano, ang lawak ng ilog. Siguro ilang kaya kasi dyan. Siguro mga 100 tao pwede magtampisaw dun sa ilog. Ang lapad eh. Ano, tapos ang ganda pa ng view. Diba? Tapos sabi ni Sir Marl, sa umaga, dito daw nag-uumpisa yung sikat ng araw. Yan, kaya morning sun ang sasalubong sa inyo. Tapos meron silang ano dun, oh, 2 teepee house. Yan, tara, puntahan natin. Tapos tignan natin kung ano makikita natin dun. Ang ganda ng bayan na to, sala. Aming toilet. Uy, maganda. Oh, maganda, malinis. Uy, ayos. Oh, may bidet pa sila doon, no? Kaya okay na okay. Tapos meron sila indoor plant. Okay, may kuryente din. Ganda, oh. Nakatiles na yung sahig nila, oh. Ito yung shower room. Uy, ganda ng shower din yan. Nakatiles na din, oh. Meron sumi. Ayan, so kita-kita may tubig. Merong tapuman doon, no, gawa din sa ano,
sa kahoy. Ganda. Yun, makakang tulog na rin dito. Ayos, ha? Ganda. This is our para kitchen lounge. Oh, ang ganda ng kitchen nila. Tapos meron pang doggy. Yan si Snowbell. Yung mga pangalan niya. Snowbell, Kabwaiti, to Carmela. Paibay ba pangalan? Kasi hindi alam ko ano pangalan. Kasi taga dito yan. Snow ka niya. This is our TP room. Yeah. Ah, ito po. Kaya, hey, ito yung... Chinelang! Yan, bawal daw chinelas pero inalaw naman akong yakyak. Uy, ang ganda ng tulugan! Oh. Diba? Tapos open na open. Malamang ang lamig dito sa gabi, Sir Marl. May no? Tent kami ito. May ganito sa kabila rin. Okay, kino-close namin kung sobrang lamig. Kasi talagang malamig eh. Pag ah, yun! Meron po ano dun, oh, trapal. Parang ito, open din eh. Na-open namin yun, ito. Okay. So kung gusto namin talagang aircon, papag-usap talagang ano tago sa botong lamig, no? Ah, tipi room. Ito pala yung tipi room na tinatawag nila. Okay, so nakalagay doon no more than 6 people at a time. Tapos no shoes and slippers, no food and drinks, no smoking, tapos no pets. Yun. Sa tao lang talaga ang inaalaw nila dito. Ang ganda, oh. Tapos ang ganda pa ng view sa umaga pagising mo. Oh, panalo. Tapos ito yung view mo sa umaga pag gising mo, yun o. Tapos nandun sa baba yung ano, yung kubo na cottage. Tapos may liguan sila doon. Ang ganda. Linaw ng tubig o. Mamaya maglulublob tayo dyan. Ito naman yung isa pang tipi house doon sa taas ng kitchen. Ayan. Ganda. Oh, tapos meron silang ito battery for charging o. Ayan, so just in case gusto nyo mag-charge, at least meron ng ano, kuryente na magagamit. Ayan. Pero kung pagdating naman sa ano, hangin, ang presko-presko dito. Ayan, oh, tapos meron din siyang ano, yung trapal. So ilalaglag lang to. Tsaka yun, paglaglag, isi-zipper lang pababa ng ganun. Ganda, oh. Ayos na, ayos. Ang ganda dito. Ayun o, oh, tapos tanong na tanong mo yung mga bundok sa tapat. Ganda. So ito yung ilog nila. Ayan. Ayun o, oh, ang linaw. Wow, panalo. Ang linaw. Ang sarap magbabad. So ito yung cottage nila. So just in case trip nyong umupo. Ayan. Diba? Sakto-sakto nilagay nila sa gano, sa gilid ng ilog. Tapos ito medyo malalim na part, nilagay nila ng harang para maging kumbaga catch basin siya. Yan, hanggang baba ng tuhod, pwede ka na maglublob, lamig. Yan, tapos yung dulo niyan, ano na yan, Kinabuan Falls yung dulo nito. Pag binaybay mo yan, Kinabuan Falls. Ang ganda, hindi na. Tapos yun nga, sabi ni Sir Marl, mamaya may bisita sila. Nasa 25 to 30 persons daw ang darating mamaya. Pero sa tingin ko, kayang-kayang i-accommodate ng campsite yun dahil ang ganda. Ang laki ng campsite. Ayun o, tignan mo yung, ito yung tipi house nila. Yan ako umakit kanina. Diba, ang ganda. Tapos tig-anim lang daw ang pupwede dyan sa taas. Tapos yun, may part doon na pwede kang maglatag ng tent. Panalo. Tapos yung sa gilid ng tipi house, merong hagdan na ginawa sila, Sir Marl. Ayun, paakyat dyan. Doon, sa taas. Meron daw kasi sa taas kubo na ginagawa pa sa ngayon. Ayan, kung mapapansin nyo. Tapos yung doon sa bandang doon, hindi pa nagagawang semento yung hagdan. Kasi ang ginawa, may original na daan dito, andun. Pero niya, pag tuwing umuulan, na ano siya, humuhula siya, no? Parang... nawawala yung hagdan na ginawa din yung baitang, kaya mahirap umakyat dun, diba? Dudulas talaga kayo, kaya nilagyan nila ng hagdan na semento paakyat hanggang dun sa taas. So hindi pa tapos gawin yung kubo kasi lumang kubo daw yun dun. So tingin ko babalikan na lang natin yung kapag ready na yun. Ayan, bininandaan ako nila Sir Marl ng ano, pagkain. Actually ang dami ito. Pag dalawang tao yata ito, ang daming kanin. Makapadyak pa kaya ako paakyat ng San Andres? Ayun, naligo ako dito sa ilog nila. Hindi siya ganun kalamig, no?
tulad yung tubig yung sa kinabuhan ko, sakala mo may yelo. Tapos yun nga, ang rates dito, ang day tour nila, 150. Tapos kung gusto nyo pumunta ng mga alas 6 ng umaga, alas 7, pwede naman na daw pumasok dito. Tapos kahit gusto nyo umuwi ng mga alas 5, alas 6 ng hapon, okay lang din daw yun. Tapos ang overnight, 300 pesos. Tapos bago pumunta, mag-PM muna kayo sa Facebook page ng Camp Majay. Lalagay ko rin yung sa description yung link ng Facebook page nila. Kasi hindi sila basta-basta tumatanggap ng mga walk-in dito, no. Tapos pag overnight stay, yun nga, makipag-coordinate muna kayo kasi baka mamaya may exclusive na nakabook dito, hindi kayo makapasok, no? Sayang lang yung pagpunta nyo pag nag-walk-in kayo. Sir Marl, magpaparam na po sige, ako. Sige, ingat ka. Maraming salamat po, Sir Marl. Sige. Ayun na, palabas na tayo ng ano, ng Camp Majay, no? Grabe, ang ganda dito. Isa rin to sa mga lugar na maisasuggest ko sa inyo na puntahan nyo, sulitin nyo. Dito, walang kuryente, walang signal. May wifi, kaso lalabas ka pa ng ano, pupunta ka pa doon sa may mismong barangay ng ano, barangay Tinukan para maghulog ng piso, sa ano, yung sa piso wifi. Pero yun yan, dito tahimik, payapa, walang video, okay, walang ingay. Kaya dito masarap na ano, mag-relax kapag weekend. Ganda dito. Ito medyo mababaw. Kayang-kaya siguro tawirin ng ano yan, ng mga kotse. Pero yung dun sa Tinukan, medyo malalim. Yung second na ilog. Ito na yung pangalawang ilog. May naman, try natin sa baba dumaan para makita natin kung gaano kalalim tong ano, yung ilog. Actually may daan naman sa kabila, sa left side may daan dyan. Pero dito tayo, subukan natin dito. Pagkakalam ko kasi itong ilog na to, parang hanggang hita ba't o hanggang tuhod, parang gano'n. May part na malalim dito dati, nasa may ilog. Parang nawala na. Parang nawala na. Ayun, ito. Hanggang tuhod yung part na to. Sa
tingin ko dito nahirapan duman yung ano dito yung kotse, yung mga mabababang ano yung mga maliliit na kotse. Actually dito sa ano part na to ng ilog eto, hindi to po pwedeng daanan ng ano ng maliliit na kotse kasi medyo malalim to eh tsaka malalaki yung bato. Pero mayroong daan doon sa kabilang side. Dito ka dadaan, no? Pag ganun, sa kabila ka dadaan. Meron doon eh. Hindi ko lang tansyado kung pwede yung kotse. Pero sa tingin ko, negative din doon. Mga 4x4 lang talaga ang pwede doon. Nasa barangay San Andres na ulit tayo, no? Kaya, konti na lang. Palabas ito ng marilaki. Kaya dito na natin tatapusin, no? Yung video ng lakwacha natin. Ngayong araw na to. Pero bago ang lahat, maraming salamat kay Sir Marl, kay Ma'am Janet, tsaka kay Sir Ino. Sila yung owner nung Camp Majay. Kasi binigyan nila tayo na pahintulot, no? Na mapuntahan natin yung Camp Majay, tapos magawan din natin ang vlog. At may pakita rin sa inyo na may bagong campsite dito sa Tanay Rizal. Pero syempre, last but not the least, shout out ulit kay Buddy Charles sa pagbibigay sa atin ng visa para kahit paano ay mapasyalan natin, no? Yung Camp Majay na matatagpuan sa Barangay Tinukan dito sa Tanay Rizal. So hanggang dito na lang at huwag na huwag kakalimutan na kapag gusto ng good vibes, mag-subscribe! Salamat!